Okay, good morning, good morning sa lahat po ng mga nagjo-join sa atin dito sa Shiloh Kapihan. We would like to welcome all our viewers. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ayan. Ayan, we would like to greet our viewers from Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning po. Welcome to Shiloh Kapihan this morning. We believe that God is gonna do great things in our life. God's gonna speak to us and share to us His word this morning. Amen. Amen. So, maayong buntag diha sa mga taga-Cagayan de Oro. Ayun. Sa mga bagong umaten ng Freedom Encounter. Yun. Pa-plug-in ko na rin bago tayo mag-start. Ayan, May 14 po ito, 8 a.m. Mag-register na po kayo. Naka-post po ang ating link ng registration. So, as early, the better po. Ayan, okay. So, this morning, meron po tayong mga guests. Even as we celebrate yung upcoming Mother's Day sa linggo. Ayan, palakpakan naman po natin. And let's all welcome our guests this morning, Ma'am Letty Andrade and Tita Hilda Carpio. Greet naman muna po kayo. Simulan mo daw po, Tita Hilda. Hello, good morning. Good morning po sa ating lahat. From Luzon, Visayas, Mindanao, welcome po sa Kapihan. Let's get excited po. Alam po namin na may gagawin ng Lord today. So, sit back and relax and enjoy the Kapihan today. God bless you po. Yes po, Ma'am Letty. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa bawat isa na nanonood ng Kapihan. We are all welcome na sa umagang ito. We are excited po kami sa topic na gagawin ngayon. Again, keep on watching. God bless everyone. Ayan. Like and share sa lahat po ng mga nanonood, nagjo-join online sa ating Facebook. Ayan. Okay, batiin po natin yung mga nanonood online. Oo, madami ayan na sila. Shout out kay Miss Leia Cordova. Good morning po kay Tita Melaline, kay Kirsty, kay Nanay Vita, and who else? Jessa. Ayan, Ate Wendelin Pasana from CDO. Ayan, Nanay Vita. And yung first time mom, nagjo-join today si Doc, si Mars Codis. Ayan. Good speaking morning of mom. Happy Mother's Day. Ayan. Speaking of mom, let's greet everyone. Happy Mother's Day in advance. Yes. So, lahat binibigyan po natin ng honor and recognition ang ating mga moms in the world. Wherever you are, yes, we would like to acknowledge lahat po ng mga nanay na magsa-celebrate ng Mother's Day this coming Sunday. Ayan. Okay. Sabi nga po dito, di ba? Sabi sa Proverbs 31 verse 10, bago natin simulan ng pag-i-interview at pagtatanong sa ating mga guests. So let's read our Bible in Proverbs 31 verses, actually yung whole chapter. It's all about a virtuous woman. So in verse 10, sabi dito, "Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies." Grabe daw yung halaga, no? Grabe yung worth. Far above rubies. In verse 28, sabi dito, "Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her." In Proverbs 31, verse 30, sabi dito, "Charm is deceitful and beauty is passing. But a woman who fears the Lord, she shall be praised." Amen. 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 Wow. So, napakaganda ng mga scripture, ano, kasi I would like just to acknowledge talaga na alam ng mga women's, yung mga mothers, ang kanilang worth ba sa mata ng Diyos. That's why we have those scriptures na yung importance, yung relevance ng mga mother sa ating buhay. Amen. Yeah. So there are also women in the Bible, right? Who God acknowledge and we can learn from them. Pastor Abs? Mm-mm. Meron dun yung unang-unang ano, syempre si Eva, di ba? Si Eva. Siya yung kauna ng nanay ng lahat. So we know the ano, yung story during the creation. So yan. And of course, yung mga si Sarah in the Bible, di ba? Sino pa po ba mga ating mga guests? Ang mga women, powerful women na talaga namang nagmarka sa Bible bilang mga nanay. Pastor Hagar, the mother who endured.
Oh, grabe, no? The woman who endured. Ay, grabe itong sacrifice ni Hagar. For yung, the sake ng may mga mothers po ba dyan na inap eh? Na feeling mo yung you're the one who's inaap eh? Yung minamaliit, yung talagang ano, grabe. In the Bible, we can learn from the life of Hagar na talagang inapin na siya, minaltrato na siya, naging katulong siya, naging kabit na siya. Lahat na. Second wife. Talagang, you know, lahat ng sacrifices niya. But God has a plan for her. Mm-hmm. Diba? The sacrifices of a mother who gave birth to Ishmael. Yes. And that Ishmael had a great nation. Mm-hmm. Na out of him, dumami din yung descendants niya. Talaga. Kaya mag-endure lang talaga, ano? Oo, umiyak siya the sa Lord. The endurance. Ayan. Strength from the Lord. Yan. Ayan. And, Ma'am Leti, sino pa po ang mga mother na... Isa sa mother dito is Naomi. Oh. Noemi or Naomi. Naomi. Wow, grabe Naomi. Po ito si Naomi. Talagang sobrang dedication niya sa kanyang in-laws. Yan. So, she's the best story. Example. Mm-hmm. Ganda kahit, ng story niya no. Nakaka-inspire. Yung alam mo yung umalis ka na. Iwan mo na ako. I will go wherever you go. Oo, yung napaka-faithful ba? Yes. Ayan, nakakatuwa naman. Meron pa yung story ni Hannah. Ayan, 'di ba humingi siya ng anak sa Lord? Yes. Tapos anong ginawa ng Lord? Binigyan siya ng anak. And before that, meron siyang promise. Na yung promise na yun, sabi niya, Lord, ibibigay ko rin siya sa'yo. And this woman, talagang pinulfill niya yung promise niya sa Panginoon. So there are so many mothers pa in the Bible, no? Oo, like Sarah, pa. Sino pa ba yun? Sila Rebecca. Oo. Different types of women in the Bible that we see ourselves ba? Nakaka-identify. Mm-hmm. Yeah. The best is our Mother Mary, di ba? Mother ni Jesus. Ayun. Yun yung pinaka-the best. Ay, yung pinaka-the best na mothers. Yes, ano? Yes, above all. Yes. Best mother blessed po are yan. You yes. Among yes. All virgins. Yes. Yes. Babaeng pinagpala po. Si Mother Mary po. It's an honor pala na magkaroon talaga ng yes. Mga anak, ano? We're single. May comment dito si Mom Letty. Side comment. Okay. Diba talaga pala talaga pag may mga anak na ano it's pag may meron ka ng mga anak it's the pride of ano ba yung joy. Uh-oh. Yung last year kasi na nag-celebrate tayo medyo nakakaiyak yung ano eh no medyo nakakaiyak talaga yung pagiging nanay eh. Uh-oh. Ngayon naman siguro I pray na maging joyful tayo habang nag-share tayo. Ang hirap ating, kasi ano. Diba ang hirap. Uh-oh. Kasi pag biruin mo ha, maging isang mother ka, di ba, magbubuntis ka ng ilang buwan? Mm. Oo, di ba? How many months? 9 months? Yes. Tama ba ako? Baka nagsobra ng isa. Also, sabi ng ano, ng isang beauty queen is the essence of being a woman. Right? Yeah. Is the essence of being a woman, to be a mother. Tapos, you so, know, ang sacrifice, grabe. Totoo. Magki-carry ka ng 9 months, tapos ikaw pa yung magluluwa. Ang hirap. Ano yung magluluwa? Parang sa ano yung bibigyan. O, di ba? Parang... Magluluwal. Luluwal. Luluwa? Aluwa? Kaya sa lahat ng mga nanay dyan. Yes, we honor, we salute, we give honor sa lahat you ng mga nanay. You are so blessed. Shout out sa aking nanay. Happy Mother's Day, Mommy. Shout out sa aking nanay na nasa langit sa na. Langit celebrating with the presence of God. Yes. Shout out sa pero aking isa, mama na nasa Manila. Happy Mother's Day, Ma. Isa sa ano, isa sa characteristic dito sa ating mga mother, ay gusto ko yung si Hannah kasi very prayerful talaga. Walang sawa na pumupunta sa temple. Akala ko anong ginagawa. Umiiyak and everything. Just to ask and to be answered ng Lord ang kanyang prayer and the God answered her prayer, nagkaroon siya ng anak. So grabe ang prayer ng isang nanay, mahal, napakahalaga ang panalangin ng isang nanay. Amen. So, probably these women that are watching right now can identify kung siya ba si ano si Sarah, siya ba yung si ina, mahirap manganak, nahirapan manganak. Nasa 40s na wala pa ring anak. Oo, wait lang. Na. Ayan kung you feel like you're Hagar, na talagang daming persecutions.
Pero binless pa rin ng Lord. Blessing is coming for those who are persecuted, diba? Si Naomi, maybe you identify yourself as one of those, diba, Bible characters, ba? Na you can relate your life. Probably you feel like you're Hannah, napaka-prayerful. Nakikita ko, parang Hannah, si ano eh, si Nanay Julie, parang something like that. She's a very Nanay powerful. Julie. Shout out Nanay Julie, Nanay wherever Julie. You are. Sana nanonood po kayo. Yes. We miss you, Nanay Julie. Ayan. Yes, so, okay. Dahil dito, dahil sa ating mga guests this morning, ayan, because they're a mother, tayo ay hindi pa. So, we're gonna have an interview portion sa ating mga guests this morning. Ayan. Excited na si Ma'am Let. Ayan. Pasora Alps, pangunahan mo na po. At probably mayroon po tayong mga viewers online. Pwede nyo rin po itong sagutin. Okay, sige po. Okay, ito muna po ang ating unang question. Sasagutin po ng ating mga guests this morning. Pwede rin po kayo mag-join dyan sa ating live. Okay, fill in the blanks muna po tayo. Okay. School na school ba? To be a mother is blank. Ano po ba yung to be a mother? Ang maging ina ay blank. Ang pagiging ina. Ang pagiging isang ina ay kagalakan mula sa Diyos. Wow. Simple. Very well said. Short, but andun na lahat. Sabi nila ang ina ay ano, ay ilaw ng tahanan. Ang hirap kaya pag brown out, 'di ba? Pag brown out, alam, ang hirap na eh. Paano pa pag habang buhay na walang ano, 'di ba? Or matagal yung bahay. Okay din yun na. Ayan. Nanonood si Pastor Rolly. Good morning daw, sabi ni Pastor Rolly. So sabi ni Ma'am Letty, ang pagiging ina daw is joy from the Lord. Wow. Hindi po kasi namin masyadong ano. Would you like to elaborate it, Ma'am Letty? Ilalim naman nun. Anong klaseng joy? In what area? Opo. Kasi syempre kung iisipin mo, ang hirap kaya mga anak, ang hirap kaya mag-alaga ng mga anak. Pero alam how yun. Come po na income syempre, hindi lang joy. Siya ano, di ba, anak? Alam niyo, may asawa ang pa pagiging po. Nanay, kapag first na pagbuntis mo, hindi mo iniisip yan. Wala kang naisip kundi mailabas yung bata. So, kaya ka nakakapag-story ngayon dahil sa naranasan mo. But really, it's a joy from the Lord. Lalo na ngayon, ay napakasarap mayroong anak. Huwag mo na kayo mag-asawa, hindi yung pinag-usapan. At ito, sabi niyo nga kanina, minsan nagba-brown out, iba-ibang klaseng brown out. Pero still, ang joy ng Lord dahil nakikita mo yung anak mo as they grow up, masarap po sa puso. It's a gift from God. Yes. Ayan. Sa ating mga viewers, marami po tayong viewers. Nagbibinata na ako. Ayan, marami tayong viewers na mga mothers. Ayan. Ayan. Pwede niyo pong sagutin na to be a mother is ang pagiging ina ay? Blank. Ayan. Blank. Just comment down below para alam po natin ang inyong mga nasa puso. Ayan. Ayan. Tita Hilda, ikaw. Para po sa akin, ang pagiging ina is a fulfillment ng pagiging, alam mo yun, na pagiging isang mother sa ano natin, sa buhay natin. Kasi, di ba sabi nga nung isang ano, ng isang ano, Miss Universe is the essence of being a woman. Di ba? So, alam mo yun, it made you complete, okay? And isa pa, isa ka rin sa babaeng pinagpala ng Diyos, katulad ni Mary po. So, di ba? So, yun po yung ano po, yung masasabi ko. Oo, sabi nga kasi di ba po sa Book of Psalms, that children are heritage from the Lord. Yes. Ayan. Blessing talaga po ang mga anak. Yes po. So, yun po. Ayan. Ayan. Okay. So, wala pang nagko-comment or baka lag lang ako? Baka late lang tayo. I-reset natin tong ano natin. Para mabasa natin ang ating mga viewers na nagko-comment. Sa mga live po natin dyan na nanonood, to be a mother is blank. Ano po ang sagot? Sumagot po ang lahat ng mga nanay dyan sa Facebook Live. Okay? Share to us kung ano po ang pagiging ina para sa inyo. Oo. We would like to hear from you po. Ayan. Bawal po may i-Google. May calling din po ba yung pagiging ina? Calling ba yan? May calling ba? Ang pagiging ina? Hindi naman calling yun. Ah, hindi ba?
Ma'am Leti, wala kayong microphone. Buti na lang. Oh, hindi ginamit ni Ma'am Leti ang mic. It's a blessing to be a mother. It's a privilege pala. Yun, yes yun, po. Privilege lang. Kaya ganoon na lang siguro yung iyak ni Hannah nung wala siyang anak. Kasi di ba parang sinumpa kapag wala kang anak. Yes. Paano naman po yun, Ma'am Leti? Siyempre, sa anak-anak tayo. Paano naman yung how to be a happy Mother's Day pala, no? Oo, mother. How about the husband? Father's Day naman sila. Sa Father's Day. Wait for next month. Oh. Sige, June, abangan niyo ngayon po. Ngayon, Mother's lang ang muna. Ang Father's Day. Hindi po, kasi yung role ba? Siyempre, your role sa child, your role as a wife ba? Tapos, naging role as a mother. Tapos, meron ka pa sa sarili mo. Minsan, di ba yung iba pag nanganak, parang nakalimutan na sarili nila. Parang, di na makasuklay. Naranasan niyo po yun? Yeah. Wow, bilis ng sagot. Kakaibang mother. Okay. Sige. Next question. What do you think? Ay, no. Aside from your body shape changes, syempre pag nanganak, nag-iiba yung hugis ng katawan. When one becomes a mother, what are the changes that have happened inside of you when you become a mother? Syempre, aside from the physical, yung kaloob-looban mo. Kasi sabi nila like yung mga first time mom, nababasa ko yung mga comment nila, ma, naiintindihan na kita ngayon, na naging nanay na ako. Ganun yung mga comment nila Ano ba yung nagbabago po sa kaloob-looban ng isang tao, ng isang babae, especially when you become a mother? Kayo po, sa inyo po, ano po yung nakita niyong change sa loob po ninyo? Ako kasi parang nakalimutan ko na yung sarili ko. Kasi alam mo yung responsibility for being a mother is number one dapat. Na kaya maraming nanay sinasabi isusubo ko na lang, bibigay ko na sa anak ko. Right? Diba? So, nakakalimutan mo yung sarili mo dun sa mga part na ganun. Diba? Kasi tawag dito, yung nanay parating nakakatiis Diba? So, yung isa sa hindi sa body changes na nangyari sa pagiging nanay. But yung attitude mo, right? So, hindi ka na selfish, right? Hindi mo na iniintindi yung sarili mo. Nagiging selfless ka na. So, yun yung number one na attitude na binabago ng pagiging nanay. So, lalo na pagka bago ka naging nanay, nakilala mo na ang Panginoon, di ba? So, mas tumataas pa yung unconditional love na gagaling sa Panginoon na ipo-pour out mo rin sa mga anak mo. So, ayun po yung isang maganda po na attitude na binabago ng Lord. So, meron tayong mga comments from the mothers. Ayan, sabi ganda dito ni Tita Mel, being a mother is a great sacrifice. Agree po kayo dyan. Ang pagiging isang ina is an honor and a blessing. Yes. Amen. Tita Rose, ang pagiging ina ay pinagpala. Wow. Ito na babasa yun. Pastor Rolly, they are blessed gift given by God to the family. Amen. Ayan. Yes. So, mapahalad ang mga may nanay. Ayan. Grabe pala, no? Pag nagiging ina ka na, you tend to forget your selfish desires. Yes po. And talagang nakafocus to the needs ng mga anak, needs ng husband. Yes, kaya ngayon maganda yung mga may nanay, no, nakasama. Pwede namang, ito naman yung time na give back sa ating mga nanay. Parangalan. In whatever ways that you can show your love and care and appreciation para po sa ating mga nanay. Oh, sabi ni Pastora May, shout out Pastora May, Happy Mother's Day, sabi happy po niya. Mother's Day. Great mothers have unconditional love. Yun siguro yung pagiging ng heart ng puso na sinabi niyo po, Tita Hilda, yes, no? Yes. Ayan. Sabi ni Miss Hera naman, pagiging isang ina ay masaya na mahirap. Ito yung sinishare ni Ma'am Leti. Masaya na mahirap. Okay. Sa balance. Okay. Yung kaninang question. Opo. Yung physical shape, physical changes. Talagang normal pag nakapanganak ka na, unang makikita sa atin, mararamdaman niya yung physical changes. Nagmamatured. Nakakatuwa po dahil nababago talaga. Tumataba ka, mayroon naman pumapayat.
Pero ang pinaka maganda po sa panganganak, lalo ako po, ay working mother talaga. Kailangan maga ka papapasok. So, isa lang ang na-recall ko po ay kasi yung mga anak ko talaga, during this time ay naka-ano sila sa yaya. Yung mayroong nangangalaga talaga. Kasi maaga pa, papasok ko na. Yan ang lifestyle ko as a mother before. So, hindi talaga, sa gabi lang talaga. Pero I see to it, kahit na may trabaho ako, sa gabi talaga, I really have to take care of our children. Kaya, yan po ang, habang nagtatrabaho ka, isa lang naman kaya ka naghahanap buhay because of your family. So, I really work hard for my family sa pag-alaga. Thank you. Amen. Wow. Yung mga puyat, pagtimpla ng gatas, yung paghugas ng puwet ng iyong anak, yung diaper. Ayaw mo silang tagapuan sa mga lamak. Ang hirap, di ba? Expected mo yan. Yes po. Yeah, ito sabi ni Pastora, oh, great mothers need to be matured. Amen. Oo. Yes po. Para hindi selfish, no? Hindi pwede pag umiyak na yung anak mo, doon ka na magsisimula makipag-away. Okay. Kasi hindi ka naman used na gumising sa gabi. Kaya nag-away na, kasi ikaw na. Ikaw na. Tuturoan na. Ikaw na. So, start na po ang medyo hindi maganda. Pero, ang puso ng nanay, sa akin, sa pagkakilala ko, hindi mo kayang tiisin talagang anak. Yes. Lalo sa maliit na, you really take care of them. Kakaiba, umiyak lang, takbo ka na, kagatin lang ng lamgam. Lalo po sa mga panganay, oh. May lamgam, kinagat lang ng lamgam. Nagagalit na ako. Ganun pala yun. Oh. Panganay yun. Wow, lamgam. Shout out to Ate Joy. Okay. Ayan. Sabi nga ni Ate, ni Tita Ana Rose Kamitan, mas nagmamature ka kapag nanay ka na. Yes. Oh. Yes po. Amen. Sabi din ni Tita Mel, set aside everything para lang sa anak. Unahin ang anak bago ang sarili. Selfless love. Pero may iba namang mothers na talagang aside from the, kaya dapat pala nasa right age, nasa right time, nasa right maturity. Kasi bago ka pumasok. Oo. I believe Pastora Alpha, pwede ka na. Pero kasi ako Pastora, medyo earlier ako nag-asawa. So, pag nandun ka na sa sitwasyon, alam mo. Ilang taon po kayo niyan? Actually, magto-20 lang ako noon eh. Oh, so, yeah, very early po. So, alam niyo, pag nandun ka na po sa sitwasyon. Kahit bata ka pa, magiging responsible enough ka na eh. Mm-hmm. Kasi alam mo yun, hindi na talaga yung sarili mo iisipin mo eh. Yung alam mo yon yung pwede yung maibigay sa anak mo, lalo na yung hindi mo natanggap noong ano ka. Mm. Di ba? Binubuhos right? Sa anak. Yes. Ayan, let's move forward. Okay, for our next question na pwedeng sagutin ng lahat, kahit ng mga nandyan sa online. Sabi po dito, what do you think is the ultimate goal or responsibility of a mother? Ano daw po ang ultimate or parang pinaka-goal. Layunin. Yan, Tagalog no? Natin. Kaling mo dun na. Yeah. Okay, so ako muna. Nakalagay nga dito sa Proverbs, to train up a child in the way he should go, and when he is old, he will never depart from it. So, as a mother, ang number one, kasi before nung mag-asawa po ako, ay hindi pa kami Christian. So, I run for my life kung anong alam ko. Pero ngayon, nakita ko po, you have really to train up a child according to the Word of God. Kasi yun ang sinabi, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will never depart from it. Dagdagan ko na ito yung question sa huli eh. Kapag I'm so blessed na na-train mo yung sa family po, sa nanay, napakasarap na simulan natin ang pag-train sa ating mga anak. Maliit pa lang sila. At lalaki talaga sila, wow, amazing. Ano man problema, alam nila kung anong gagawin. Alam nila ang responsibility. Bilang nanay, hindi aasa sa akin. Hindi aasa na sa family ko because nag-asawa na siya. So that's why po, eto po ako sa responsibility. Ay, tinuruan ko din sila na kapag nag-asawa na, alam nila po na hindi na sila sa akin. Hindi ko na responsibility. Mag-guide ako pero they will not stay with us. Kasi nagawa ko na po lahat hanggang sa makatapos sa college, hanggang sa nagtrabaho. But once they got married,
talagang pakakasal mismo, alis na sila sa amin. And that, sa akin lang po ito. Kaya, visit, take care of them, but they should stand as a mother also. Kasi kung nagpuyat kami noon, nagpuyat din siya pag siya mag-anak na. Napakaganda ng responsibility ng mother. Ang failure ko lang po, eto, testimony ko to. Ang failure ko lang, na alam ko before, hindi po talaga ako, hindi ako nagpadede. Na yun pala ang gatas ng nanay ay napakahalaga. Nutritious. Ngayon po masyadong dinidin. That's why I'm so happy. Kasi itong mga anak ko na nag-anak na talagang ini-inject ko sa kanila na huwag nilang gawin. Kasi ang alam ko noon, palibasa working ako from single, i-protect mo yung daddy mo na hindi magpa-daddy. Parang ganun ang ano. So it's not good. Mas maganda pa rin na lalo ngayong panahon mag-breastfeed po. So, ang daming responsibility na nakaiba-ibang history po ng mga nanay. Pero I really thank the Lord kasi nakikita ko ngayon doon sa anak ko na nagkaanak na, they can stand for themselves. Go. You stay with them. Bahal, alagaan mo. Kasi nakita ko po ngayon, yung pangangalaga ko sa kanila, iba na sa pangangalaga nila. Parang mali na ako. Ba't ganito? Parang hindi ako dumaan. Kaya hinatuto na ako, yung ways ko pala, hindi nila ways yung kasi generation mother na to eh. Hindi dapat ganito, dapat hindi sila. O, di let it flow, mag-enjoy na lang ako. Thank you very much. Ayan, okay. Ayan, sa mga nganak, you know na, colostrum is very nutritious for the babies. Breast milk. It's still best for babies. Sabi sa commercial. Tsaka meron siya yata yung ang tawag doon, yung connection. Yes po. Aside sa health-wise, yes. Nagkakaroon kayo ng connection. Sa yung anak. Ayan, sa pagiging nanay. Right. Yeah. Okay, wow. Ayan. Tita okay. Hilda, what's your ultimate goal? I second emotion po na sinabi ni Ma'am Lynn. Yes, pwede na pwede po copy paste lang. Kasi po syempre, mas ano po sa akin si Ma'am Lynn, so I honor her po so dun sa sinabi niya. Mother. Mothers. For being a mother, I honor po si Ma'am Leti. So, copy-paste po ako doon. I respect it po. So, tama po yung sinabi ni Ma'am Leti. So, sa mga incoming mother po, yung nga pong sinabi ng Lord sa Proverbs 22:6 po na talaga po dapat i-train natin yung mga anak natin. Lalo na po kung sa ngayon pa lang nasa Panginoon ka na at bago ka pa lang po maging mother, ngayon pa lang po i-train mo na. At totoo din po yung sinasabi ni Ma'am Les na huwag po tayo umasa sa mga nanay natin para magkaroon din po tayong responsibility sa magiging anak po natin. Okay? And depende din po yung sa sitwasyon natin, right? So kung talagang need mo ng katulad po ni Doc, shout out Doc, kailangan mo ng guidance ni mama mo. So yun po, depende po sa sitwasyon. It always depends dun sa situation mo. Pero pag kaya na po, let's be responsible enough na harapin yung pagiging motherhood. Kasi po, alam nyo po, pagka ginawa nyo po yan, for your future, magiging makikita mo na lang na you've grown, you've matured enough sa pagiging mother mo. At marami, it's a learning experience din po. Magiging testimony din po yan. Right? Katulad po namin ni Ma'am Lens, kaya po, ano, yun po. So, praise God po for that. Okay. May idadagdag akong nakakatuwa. Di po ba pag mag-asawa ka, basta enjoy. Enjoy kayo. Eto na ngayon, buntis ka na. 9 months, iba-ibang nararanasan ng mother. So, we really have to honor our mother. Namatay na nga lang ang nanay ko. Pero tuwing mga nganak ako, andyan po talaga yan. Sa tatlong anak ko, talagang kasama ko palagi nanay ko. Pero po, isang naalala ko lang ngayon, di ba buntis ka ngayon? Marami kang iba-ibang psychological, physical sa ano mo sa sarili mo. Kasi hindi ka kayang maintindihan. Pero alam niyo po, isang nakita ko, kasi yung sa pangalawa ko, na cesarean ako, isa lang ang nakita ko dito. Doon sa panganganak ko, hindi na ako pwedeng sa, hindi, noong panahon, hindi ka pwedeng samahan. Bahala ka sa buhay mo. Umunta ka doon, bahala ka umiri doon. Kasi hindi ka naman tutulungan ng asawa mo umire. At kahit hindi mo naman tatawagin ng asawa mo para iire ka. Kaya really have to help yourself. Kaya kailangan ng nanay po talaga malakas ang loob. Yung
Bagamat may asawa ka, eh hindi ko pa kilala ang Diyos noon, na totoong Diyos. Eh hindi lumalabas yung pangalawa ko. Isisisaryan ako, hindi ko alam. Diyos ko talaga, financial doon po nagsimula yon. So, isa lang, kapag ang isang babae na magiging nanay, na may baby sa kanya, kailangan po talaga malakas ang loob, kapit kay Lord. Kapit ka talaga. Pag ire mo, hindi pwedeng sabihin, kunwari, Arthur, halika, ire mo ako. Wala eh. Ang layo eh. Hindi mo na ako tinutulungan. Dumiskarte na ako. Alam mo po yung si Jonah, yung last si Jonah, yung bunso namin, yun ang magandang karanasan ko sa pabelya. Ganon. Eh, wala talaga doon. Bahala ka. Bahala ka umire doon. Hilera kayo. Katawa lang po ito. Hilera kayong iire. Ilan lang ang magpapaanak sa'yo. Pag wala ka doong pag wala ka sa sarili mo, pababaya. Imagine, hindi ka masyadong asikasuhin. Alam niyo po ba ang nakakatawa? Naalala ko lang ngayon. Di nalabas na yung bata. Wala na nag-asikaso sa akin sa hospital eh. Sabi ko doon sa naglilinis sa janitor. Sabi ko, oy ate, alika. Bigyan mo nga ako ng napkin. Bagong panganak, kasi wala po nag-aasikaso sa akin. Hindi man nila pinapapasok yung nanay, magkapatid ko, yung ako lang. So, ang what I'm encouraging everyone na ibang kanya-kanyang story. So, dumiskarte po ako na nanghingi ako ng presence of mind, humingi ako ng tissue, ng napkin doon sa janitress. Bigyan mo nga ako ng napkin. Ako na po ang nag-ayos ng sarili ko. Grabe. Sarili ko. Grabe talaga. Kasi pag hindi ako kikilos, baka wala na ako. But I really salute to all the mothers. Kanya-kanya po kaming karanasan. Mahirap talaga manganak. Pero meron naman madali. Yes, kaya pa, yung marami, yung maraming anak, yung tita ko po ay 16 ang anak. 16? Oh, 16. 16. Paano hindi mag-16? Grabe po ito. Iba naman ito. Yung sa akin medyo mahirap. Ito 16 na umiring ngayong gabi, kinabukasan, nagwawalis na. Oh, di ba? Wow. Meron namang madali. So, okay. Thank you, excited sa karanasan. Thank you. So, mag-add lang po ako din kay Ma'am Les, no? Opposite po kami ni Ma'am Les. Hindi po, kumbaga, si Ma'am Les po nahirapan, pero ako po, praise God po. Kasi po, sinag ko na po ito kay Pastor Alpha last time. Yung unang anak ko po, yung panganay ko pong anak. Kagabi po, nanood kami ng husband ko ng sine English movie. Tumatawa pa po ako. The next morning, 6 a.m., nanganak po ako dun sa panganay ko. Diba? So, alam niyo po yun. Kaya po ako, blessed po yung pinagtatanong sa akin na, madali bang manganak? Ako po kasi sa personal experience ko, madali po. Yung pangatlo ko pong anak, hawak ko na po yung ulo. Ay, yung buso pala, sorry. Sigap din ang yung panganak. Yung buso po, alam niyo po yung buso po. Hawak ko na po yung ulo, hindi na po umire. So, praise God talaga. Pag ako po yung kinausap ninyo at manganak kayo, praise God kayo, kasi po madali po ang manganak. So, sabi niyo po si Maru, nanonood din dyan siya eh, nakita ko. Ayan po, si Doc po. Si Doc din po, tsaka si Maru. Maru and Doc, alam nyo, pray lang, tapos tulungan mo yung sarili mo, katulad ng sinasabi ni Ma'am Les. So, sa akin po talaga, I'm so blessed kasi po madali po ako manak. Yun po yun. Ayan, so iba-iba talaga, no? Yes po, iba-iba po. Opo, yung mga sagot kaya ng mga kasama natin dyan na nanonood, ayan, basahin natin. Okay, medyo late kasi tayo sa live eh, no? Mm-mm. Sabi po dito ni Tita Mel, ang layunin ng isang ina is palakihin sila ng tama at sa maayos na ugali. May takot sa Diyos, have unity sa bawat isa, kahit may family na sila. Ayan, Tita tama Rose, naman po, no? Makita mong successful sila at nasa kalooban ng Diyos. Oh, yes. Ayan, ultimate goal ni Elijah to train up a child in the way he should go. That by God's grace, they will grow a man or a woman of God. Ayan. Okay. Naalala ko yung habang nagsishare sila, meron dun tong women na nagshare. Sabi niya, bilang nanay daw, para daw silang yung, alam mo yung bow and arrow. Yung mga anak, yung arrow. Tapos yung bow, yung mga parents or yung mga magulang nanay. Sabi niya, how far your children will go depends on the bow na nag-throw sa kanila. So talagang hindi mo talaga sila, parang kumbaga hahayaan mo sila to grow and mai-prepare for their future, no? Ayan. Amen. So, ayan, okay. So, ito naman po. Next question, second to the last. Ay, hindi pa, may isa pa. What were the things na na-discover po ninyo
na-realize ninyo or natutunan po ninyo when you became a mother? Ano po yung mga realizations ninyo, na-discover ninyo or natutunan ninyo nung naging nanay po kayo? Ako po kasi personally, doon mo talaga sasabihin na mahirap talaga maging nanay. At sasabihin mo talaga na katulad ng sinasabi ng mga nanay na ano ba yun? Ganito pala maging nanay. At kumbaga ikaw pagka hindi ka pa nanay, mararanasan mo din to, yung hirap na to. At doon mo palang marirealize na maiintindihan mo yung pagiging nanay. Na minsan maluwag, minsan mahigpit, di ba? So, ako po kasi personally, hindi talaga ako nagkaroon ng close na ng mother ko. Kasi yung mother is a busy working businesswoman. So, hindi talaga siya personal na nag-alaga sa akin at sa family ko. Kasi puro trabaho, ganun. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon, hindi mo na gagawin yun sa anak mo. Naiiyak ako. Hindi mo na ipaparanas yun sa anak mo. So, hands-on po kayo? Hands-on doon, nag-working mother din po ako. Kasi po, isang example is, nung mga mula elementary hanggang high school, hindi sila yung kumukuha ng card namin, ng mga yung mga aunties ko, kaya pinsan ko, yung inuutusan. So ako sa sarili ko, sabi ko, pag ako nagkaroon ng anak, gusto ko ako o ang asawa ko ang kukuha, kasi hindi ko yung naranasan. So alam mo yun, pero I praise God kasi doon ako din pinilaya ng Panginoon, di ba? So yun, nung nakilala ko ang Lord, syempre may kanya-kanyang reason din yung mga mother, bakit nila nagawa yun sa mga anak nila, right? So doon ako pinilaya ng Panginoon, doon ako natuto na mag-forgive and also itama yung dapat na itama. So I want to give back the glory to the Lord. So yun po. Amen. Sa inyo naman po, Ma'am Letty. Ano po ang inyong discoveries or learning or realizations nung naging nanay po kayo? Sa ngayon masarap maging nanay as of today. Siyempre mahaba na yung journey ko as a mother. Pero hindi ako nagregret. Ang ano ko talaga, I really take care of our children, sa aming mga anak. Kakaiba po talaga yung pangangalaga ko. Na kung titingnan ko ngayon, nakita ko yung result. Not perfect, pero nakita ko lalo na po nung 1980, nung siyempre maraming problema na naranasan. 1980, nakakilala ko. Isang kagalakan ko ngayon na nakita ko, being a mother, matrain mo talaga kaagad yung mga anak mo sa fear of the Lord. Nakikita ko dito, yun ang pinaka number one na ma-develop mo sila sa Panginoon. Kasi may mga problema itong mga anak ngayon, sa malaki na po ako nakafocus, na hindi mo naman kayang tulungan na. May kanya-kanyang pamilya na iba pa rin yung ano. Pero pag, when it comes to sa baby pa sila, naniniwala ako walang nanay na nagpabaya sa anak. Kasi mahirap mga anak eh. Lahat ng bagay. So, as of today, I'm so blessed na naranasan ko ang isang mother na na-guide ko sila sa fear of the Lord. Kaya ngayon, wala na akong ibang sinasabi sa mga apo ko. Lord, I pray that they will grow with fear in the Lord. Isa ng number one sa akin na naituro ko, na hanggang ngayon, they are not perfect ang mga anak ko, pero alam nila na tinuruan ko kaagad sila. Hawak-hawak sa saya, saan man ako pumunta, hawak-hawak sila, sama-sama. Sinasama ko talaga sa church. Yan ang concept ko noon, dalahin sila sa church. Part ng training ko talaga, lalo na po since 1980, nung nakakilala ko na ito pala ang tama. Hindi ko na sila binitawang, kasama-sama ko na sila. Iba na yung training nung malaki na sila, kasi may mga sarili na sila. Pero hanggat kaya kong bit-bitin noon, binibit-bit ko at I really thank the Lord, nakita ko po ang result nito as of today. Thank you. Wow. Fear of the Lord talaga dapat ang ma-instill sa mga anak. Ayan, mapapalad yung mga ngayon pa lang po nagre-raise up na mga anak nila sa mga tips na ito. So yan, napakaganda po talaga. Oo. Ayan.
Meron ditong nag-comment, sabi ni Ate Leia Cordova from Misamis Oriental. Sabi niya, ultimate goal as a mom, makitang mga bata na active sila spiritual life nila. Dahil lumaki akong ignorant kay Lord at sa Biblia. Pero as nanay, ma-encourage ko sila na kilalanin pa si Lord deeper. For me, ito ang pinakamataas na goal bilang nanay. Amen. Amen. Very well said. Tama po. Ayan. Amen. So, okay. So, ayan. Second to the last topic na tayo. Second to the last question. Okay. Para po sa inyo, what does a great mother made of? Para tayong mga samang Miss Universe, no? Tapos na Miss Universe. Okay. What does a great mother made of? Kasi di ba po sabi nila, magaling daw ang isang tatay kapag nakakapag-provide siya sa kanyang pamilya. Di ba? Sabi nila. But how about sa women? Paano po masasabi that yung great mother, you are a great mother, ano po yung nagbumubuo doon sa pagiging great mother? Do the honor daw muna po, Ate Hilda. Siguro the fruit ano sa mga anak. Actually po, siguro po sa ano, wala naman po sigurong great mother kasi wala naman pong perfect mother eh, no? Walang perfect. There's no such thing as perfect mother kasi nagkakamali din po ang mga nanay, may kahinaan din po yung mga nanay, lalo na po pag namumroblema yung mga nanay. Nai-stress din right? po ba ang mga nanay? Nai-stress din mga nanay, right? And tawag dito, kumbaga dapat balanse lang po yung buhay. Mm-hmm. Balanse lang yung buhay natin. And kung ipagkakatiwala natin siguro yung buhay natin, yung pagiging nanay natin sa Panginoon, doon lang po tayo magiging great. So, at kung ano man yung tinuturo sa atin ng Panginoon na ma-share din natin sa mga anak natin at sa mga generation na dadating pa, siguro po ayun yung fulfillment na magiging great tayo. Kung ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon na dapat din natin ituro sa mga anak natin at sa mga generation na sa pamilya natin. And also sa buong ano po natin, household natin. So yun po yun. Singit ko lang yung question ko. Sige, babe. Sumagi lang sa isip ko. What's the greatest, hindi po, yung heritage ba na legacy. Legacy. What's your, legacy. Yeah, maipamana sa inyong mga anak? Yung heir ba? Ano po yung maipapamana ninyo sa inyong mga anak? Gusto mo ako? Sige po, ma'am. Sige, ma'am. The best na pwede mong ipamana. Sige po, ma'am. Tama ba? Tama ba yung question ko? Yes. Okay, sabi ko ako. Madali yata yung question ko para kay Ma'am Letty. Nag-volunteer agad. Nag-volunteer kasi ganito yun. Actually, isa lang ang great. Mahirap sagutin ang great mother. Yes. Isa lang po ang alam kong great. Great is our God. Amen. Diba? So, as we hold on to God, ano na lang tayo, generation, blessing ng Lord na nagiging great tayo. Dahil number one, to become a great mother, ay madala natin ang mga anak. Ako ang anak ko. Malapit ko sa Panginoon. Yan ang pinaka number one, nakita kong fulfillment na bata pa sila talaga. Ngayon, hindi ko pa ito iniisip, ngayon ko lang naiisip, na nadala ko talaga sila sa Panginoon, na instructionan ba sila. Marami mang problema, anumang klaseng problema ngayon, alam nila, who can I turn to? Alam nila kung sinong tatakbuhan nila. Ay ang Panginoon, hindi ko kaya yung mga problema nila, pero kaya ng Diyos. Legacy, Iris. Yung legacy, number one na maiiwanan ko sa legacy, ay yung fear of the Lord talaga. Siyempre kasama na doon yung mga blessing, kaya ako mukhang blessing eh. Kasi it's not for us, but it's for the generation sa aming mga anak. And I'm so blessed dahil we are blessed by God. So, as we are serving a great God, the Lord also will become as great. Speaking to blessing, sabi nga ng Diyos, you are more than enough, Lord. So I really thank the Lord na nakikita ko po yung mga anak ko. Talagang andun sila, may fear of the Lord, na di-develop. Thank you, Iris. And also, add on ko lang po, no, legacy, siguro po, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Yun po yung pwede nating iwan sa mga anak natin. Yan. So, yun po. Ayan. Amen. So, speaking of the greatest legacy,
Ma'am Leti, would you like to share to us? Kasi di ba po sabi nyo nga po, iba kapag nakakilala ka sa Panginoon. Marami po dyan sa mga nanonood or manonood pa lang na hindi po nakakakilala sa Lord. Would you like to share to them po? Ako na pala. Para po maibig po natin sila the sa greatest salvation, the okay. greatest yung, blessing. Yung kaya ko po nasabi yon sa story ko po, siyempre, nag-start naman ako na hindi kami Christian, pero I'm so religious talaga. Pag nag-challenge po ako sa mga kausap ko, huwag niya akong kwentuhan sa ginagawa niyo. Tapos ko lahat yan, pero walang nangyari. Pero nung simula po na, na nakakilala po ako, ako lang, tama yung sabi sa Book of Acts, isa ka lang na nakakilala sa Panginoon. Ang buong sambahayan mo Amen. Ay makakakilala sa Diyos. Amen. So, nung maintindihan ko yung simple at that, wala akong masyadong alam. Basta gusto ko lang maiayos ang yung bang maibless. Kasi mahirap, di ba? Kaya ako nakakilala because of yung bankruptcy, yung kayabangan in everything. Pero nakakilala ko, malaki ang na-inject sa puso ko na itong mga anak ko, lalaki sila na may takot sa Diyos. At ganun nga po sa every family. Kaya nung hindi pa pandemic, wala po talaga kaming buong family walang absent in worshiping God. Kahit na po noong panahon pa nung malayo pa, kahit na bumabagyo, kahit walang ang pinupuntahan namin, sasakay ka pa in everything. Kasi alam nyo, Iris, may karanasan ako na hindi nga totoong Diyos ang pinupuntahan namin. Nagkaipit-ipit na yung mga anak ko, daladala ko pa rin yan. Those were the days. Eh, mali yun eh. Wala rin nangyayari, lalo kaming naghihirap, lalong nagkakasakit. So lahat, pag nagkakasakit ang anak, kung ano-ano ang ginagawa ko, lahat na yan ang naranasan ko. Pero nung nakilala ko ang Lord, wow, amazing. Yung anak kong dalawa, nagtaas-taas ang mata. Ano ba yung? Nagtumirik ang mata. Alam, matutuwa ka dyan. Sa anak ko kasi talagang numako, alam, kilala ko na si Jesus, takbo kami doon, in Jesus' name, balik ka agad yung kanyang pagka, yung ano, convulsion niya. So, napakasarap po na ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga anak. Bakit palagi ko itong sinasabi na, bring your family to the Lord. Bring your family. Habang maliit pa, turuan mo na ng tama. And then, hindi porke lumalaki na. Ito lang po ang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kahit na malaki na siya, sabi nga nung isa, wala kang panama sa isang anak mo kasi ang alam niyang palagi siyang tama. Maski pa ako anong taas ng alam niya, wala pa rin tatalo sa fear of the Lord. So hanggang ngayon, they are serving God. Iris, okay ba ako? Opo, sige po Ma'am Leti, dahil mahalaga po na meron po tayong Diyos sa ating buhay, would you like to invite or to lead people, our viewers, to receive the greatest gift of all, the gift of salvation? It's an honor. It's an honor to be a mother. Opo. Okay, so again, magandang umaga mga kananayan. We are so excited kasi sa Sunday, we're gonna celebrate the Mother's Day. Iba po ito, ibang storya natin. Pero ang number one natin talagang, kahit na lumalaki na sila, maaaring ngayon ka lang ngayon mo lang ito narinig, hindi mo masyadong ma-inject pa sa anak mo. But as we pray this morning, we will stand by faith na ang ating buong sambahayan ay makakilala sa Panginoon at maglingkod sa Diyos. Ito ang pinaka-best gift na maibibigay to become a great mother ay yung ma-impart natin ng Word of God sa mga anak natin. So kung wala, makikita natin, mahaba na yung generation. May mga apo na tayo. Kung hindi mo managawa noon sa anak mo sa generation, wow, this is amazing. So I'm gonna encourage everyone, tama ba? Opo, opo. So, I want to encourage everyone that we're gonna pray. Kung ngayon ka lang po nakinig at nanood ng Shiloh Kapihan, ini-invite ko po kayo na sa oras na ito, with all our heart, tanggapin po natin yung pasimula, yung pinaka-foundation para maging great mother tayo. May chance pa po if we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. So, I encourage everyone that we will pray. Lahat po kung nasa bahay man po kayo at nakikinig, lahat po sa buong sabi, kahit na lalaki ka pa, if your husband is with you, okay lang po na sumunod sa panalangin kasi
Ito po yung pinakaregalo sa mga nanay na ang kanyang mga anak ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. And I'm so excited this morning. Wala po ito sa program na magsasalita ako ng salvation. But I'm so excited in declaring that all the family watching right now will receive Jesus Christ as their Lord and Savior. And we will see how the Lord will gonna change our life as a mother and as a family. Sige po, pikit po natin ang ating mga mata at tayo po ay manalangin. Sumunod po kayo sa napakaikling panalangin at tatanggapin natin si Jesus sa ating puso. Okay po. Panginoong Jesus, salamat po sa umagang ito. Patuloy ka po naming inaanyayahan sa aming mga puso. Patawad po kung may mga nagawa akong mali na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Umihingi po ako ng tawad ngayon para kalinisin niyo po ako ng banal mong dugo. Salamat po sa kapatawaran. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Itinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Bilang isang nanay sa oras na ito, Panginoong Jesus, pumasok ka po sa aking puso. Pagharian mo po ako simula sa oras na ito. Salamat po at pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Salamat sa kaligtasan na pinagkaloob mo. Maging sa buong sambahayan ko, Panginoon, naaangkinin ko na ako lang ang nakakilala sa iyo ngayon. Pero ang buong sambahayan ko ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Do I have to pray? Amen. So before we close this po, thank you so much for that prayer, Ma'am Letty. So ayan, so before we close this one, tatanungin ko po si Tita Hilda, what are some of God's promises in the Bible na pinanghahawakan niyo po, na pwede niyo pong ma-share sa lahat ng mga nanay na nanunood or magiging nanay na nanunood ngayon sa atin? This is one of my favorite verse po sa Bible. Mm-hmm. So, Ma'am Letty? One of my favorite, maraming paborito, Ephesians chapter 6, verse 1. Wow. Children, so we are our children. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, and you will live long life on the earth. So, bakit ko po ito paborito? Lahat tayo may magulang. So, we really have to honor. Children, obey your parents in the Lord. Idagdag ko po ito. Yung children, obey your parents in the Lord. Isa po sa mga ino-obey natin sa parents in the Lord is our spiritual parents. So, we really have to obey the children. Obey your parents in the Lord. Sila po ang nangangalaga sa atin. Pero, sa kasunod nito, children, obey your honor your father and your mother. So we really have to honor. So calling all the children, calling all na may mga magulang pa, we really have to honor our parents. Maganda. Gusto mong mabuhay ng mahaba? You have to honor your parents. Kasi hindi ka mawawala na mga yung hindi pa dapat mawala, nawawala. So napakalaking impact po ito na nililesson ko kahit na sa mga bata. They really have to honor their parents kasi mahabang buhay. Thank you. Amen. So ayan. So this morning we would like to take this opportunity, Tita Hilda, to pray for our mothers out there. Sa celebrate na ang pag-honor ng mga mothers. Amen. God knows how to love you and we honor you.
angels. So we honor you and we love you, po, Pastora. So happy Mother's Day po, from the bottom of our hearts. So I would like to pray sa lahat ng mothers out there na, and also sa mga incoming mother po, let's pray po. We will pray for you sa oras po dito. Our loving Heavenly Father, in the name of Jesus, O God. Lord, we thank you so much, O God, Lord God, Lord. Lord, we are so honored, O God, Lord God, Lord, that you have called us to be a mother, Panginoon. Lord, thank you so much, O God, Lord God. Lord, thank you so much that you will help every mother to be strong in the power of your might, O God, Lord Jesus, O God, Lord God. Ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Panginoon. And thank you so much, O God, Lord Jesus, O God. You have promised us, Lord, to be strong and not, do not give up, Panginoon. For our work will be rewarded by you, O God. Lord, thank you for all your promises to every mother, Lord God. Lord, thank you so much, O God, Lord God, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. We also pray for the fear of the Lord for every mother, so God, Lord Jesus, so God, Lord God. Lord, bless every good heart, O God, of mother, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, to be a good mother, to be a good example, O God, Lord Jesus, so God, Lord God. And Lord Jesus, we pray, O God, Lord, na ikaw po ang makita ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa bawat kananayan, Panginoon, na nanonood sa oras po nito, Panginoon. Lord, thank you so much, O God, that you will bless the work of every hands of mother, Panginoon, O God, Lord God. Lord, thank you so much, O God, even, Panginoon, sa mga incoming mother, Panginoon, O God, Lord God. Lord, thank you so much, Lord God, na anuman, Panginoon, O God, ang nilagay mo na spirit, Panginoon, sa aming spiritual mother, Panginoon, ay dadalay sa bawat kananayan, Panginoon, hindi lamang po sa nanonood sa kapihan nito, Panginoon, O God, for every mother, Panginoon, Shiloh, O God, Lord God, in the name of Jesus, O God, Lord God. Lord, thank you so much, O Jesus, that you will use us for your glory, Panginoon, in this glory and glory times, in this revival times, O God, Lord God, in the name of Jesus, O God, Lord God. Lord, thank you. Let your name be glorified in every mother, O God, Lord God. Bless every mother, O God. Thank you so much, O God. Thank you for the coffee of blood, O God. We give you praise, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise God. Okay, so even our spiritual family po, bilang ating mga, ang ating nanay sa spiritual, we would like to honor Pastor May. Happy Mother's Day, Pastor May. Thank you so much po for everything. Amen. So, lumalaki na rin po ang family ng Shiloh. Marami pong mga freedom encounters ang nangyayari from Luzon, Visayas, and Mindanao. So, it is her heart po. Kanina lang po, nag-message po siya sa amin. Ang heart po ng ating pastor is really mapangalagaan po lahat ng mga nakapag-encounter. So, help us kung saan man po kayo nag-freedom encounter. We will really follow up on you. So, expect po na may magpa-follow up po sa inyo. Kung nandyan po kayo sa Mindanao, si Teacher Marian po, Pastor Marian po will be the one po mag-follow up po sa inyo. At dito po sa Cavite, magtutulungan po ang lahat. Sabi nga po, di ba, yung great mother daw is when you're able to raise up great mother as well. So, tayo po ngayon, nire-raise up po ng Lord ang bawat isa. Hindi ka man biologically nanay, ano ba yung tawag doon? By physical na nanay, but God is raising up spiritual na nanay sa mga panahon na to. So, this is the time and the hour. God is raising you up as well. Narinig po natin yung istorya ng mga physical na nanay na, ano, na kung paano sila nangalaga. I believe even the whole Shiloh will be raised up as spiritual parents. Amen? Amen. Praise God. Ayan, okay. So, abangan po natin. Plug in na po tayo. Ayan. Ang ating House of Power mamayang alas 6 via Zoom. So, ayan, join us. Ayan. So, attend po kayo ng Freedom Encounter May 14. Sa lahat po ito ng mga more than 6 months na Christians, you are invited to join with us. Ayan. Ayan. Mag-register na po. Ang ating Shiloh Kapihan. Yes. Okay, Shiloh Kapihan every Wednesday. Every Wednesday. Ayan. Our kids, ayan, nagpa-face-to-face na po sila in life groups. And also, our Sunday celebration, 9 o'clock every Sunday, 9 a.m. Mag-register po kayo before you arrive here. Ayan. So punta po kayo sa Friday, sa Sunday. Ay, Mother's naku, my Day hair. Celebration. Oh my gosh. Mother's Day celebration. Wait, ang hair ko.
Ayan. Ayan. Punta po kayo sa Sunday. We're gonna celebrate lahat po ng mga nanay, single moms, married moms, everyone who are mothers. We will celebrate. Oh, yun. Oh, ayan, yun. Mga youth. Bring you your invite mothers. Your moms, bring your mama and nanay. Nanay, okay. Ayun. Mami. Inay. Mami. Inay. Yeah. You ayan. Invite them. Okay. And sa mga couples po dyan, mga married couples natin, abangan nyo po yung schedule ng renewal of vow. Yes. Sa darating yes. na June. So, yeah. register yourself po. Wow, exciting yan ah. Yes. Okay, inform us po sa mga gusto po na mag-join sa ating renewal of vow. Ayan. Ayun. Praise God. Exciting yan. So, ayan. Maraming salamat for joining us this morning dito sa Shiloh Kapihan. Ayan, we are looking forward for more Kapihan with all of you. Maraming salamat. Abangan po ninyo next week for another session ng ating Shiloh Kapihan! God bless! Bye. God bless po!